Hi, hello, mabuhay. Welcome to my vlog. It's me, January Lee, and I'm Mari Kampan, Camero Vlogger. And so, kumusta po kayo mga kapatid? It's been so how many months since hindi tayo nakapag-vlog due to, syempre, busy po tayo sa ating trabaho bilang frontliner at sa Pampanga Premier Medical Center. So, hi, hello po pala sa lahat po ng mga kamarero all over the Philippines at sa lahat po ng mga batang aspiring kamarero someday. And so, hi, hello po sa inyong lahat and thank you so much po sa walang sawang pagsuporta pa rin po sa akin kahit hindi po ko ganun ka-active sa pagbablog ngayon dahil nga sa sobrang busy ng schedule natin. Ayan, so, thank you so much din po sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin sa TikTok. Ayan, sa lahat po ng mga nag-follow sa akin sa Instagram at sa Twitter account ko. Sa lahat po ng mga nag-add sa akin sa FB or sa Facebook. Ayan, so, thank you so much po. Ayan, so, bali for today, mga kapatid, it's June 27, 2022, sa kapistahan o the Feast of Laging Saklolo. Ayan, so, taon-taon dito sa barangay Bahay Pare, Bucana, Sitio 3. Ayan, so meron ditong maliit na kapilya na matatagpuan na kung saan naka-enthrone ang ating ina ng laging saklolo. Ayan, napakadami din pong mga events na ginagawa dito sa Barangay Bahay Pare, Bucana tuwing sasapit ang kanyang banal na kapistahan. So, hindi ko na po masyadong na videohan or na vlog yung iba nilang mga activities dahil may mga pasok po tayo. And today na ano lang po natin is yung kanyang prosesyon at nag-visit na rin po tayo although hindi ako nakapagsimba pero pumunta pa rin po ako sa bisita niya o sa chapel ng ina ng laging saklolo. And so before kasi mga kapatid is naitampok na rin po natin or na-vlog ko na sa inyo yung kasaysayan ng ina ng laging saklolo nung saan kasama natin si Christian Burches. Ayan. So, mga kapatid, samahan niyo ako at tingnan natin at saksihan kung paano sinelebrate o idinaos ng Barangay Bahay Pare Sitio 3 Bucana, Katagalugan Region ang kanilang banal na kapistahan ng ina ng laging saklolo. Actually, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, mga kapatid, feast din ng ano ng baklaran, parang ganun kasi parang ang naka-ano doon sa pinaka-altar nila is ang ina ng laging saklolo. Actually, since when I was in high school, pagdating ng every Wednesday of the week, ayan, so nag-nulubina prayer kami para sa Mother Perpetual Help. Actually, simula nung high school ako hanggang ngayon, nasa akin pa yung booklet or pamphlet na maliit ng ina na lagi sa Kulolo, Mother Perpetual Help. Nandito siya lagi sa aking wallet, mga kapatid. And so, dito sa wallet ko, nandito yung booklet na maliit or pamphlet. Ayan, Mother of Perpetual Help. Ayan, so, linagyan ko siya ng plastic para hindi siya masira. Ayan, so, nandito kung saan kumakanta ka ng yung Ave Maria, tapos yung star, tawag dun yung Mary Immaculate, Star of the Morning, chosen before the creation began. And so, syempre, nandito rin sa ano ko yan. So, sa loob po ng booklet na to, nandito yung picture ng aking mother. Ayan. At syempre, ako to. Ayan, yung high school ako. Ay, high school. Tapos, eto si mother. And so, lagi ko nandito lang sila simulat sa pool. And so, dinadasalan namin yung ina na laging saklolo. At ito ang ginagamit namin pag nagdarasal kami every Wednesday nung high school kami. So, and deboto rin po ako ng ina na laging saklolo. And I'm so very thankful na ang napuntahan kong or napili kong bahay kung saan ako nag-i-stay is ang kanilang patrona dito sa street na to. Actually, street lang po ito. Hindi po to totally barangay. Kasi ang pinaka-barangay namin is Barangay Bahay Pare. So, dito kami sa Sitio 3, Bucana, Barangay Bahay Pare, Candapo, Pampanga, Katagalugan, Region. And so, ang dami rin mga kabataan na nakikilahok at sumusuporta sa ina ng laging saklolo dito sa Bucana, Bahay Pare. And so, samahan niyo ako mga kapatid at titingnan natin kung paano idinaos ng Barangay Bahay Pare Candapo, Pampanga, Bucana,
ang kanilang kapistahan. Ayan, lalo na ngayong pandemic kasi I think last year meron din ata sila pero hindi ako naka-attend. Due to nasa sanuntaan na po tayo ng mga panahon na yun. Ayan, so samahan niyo ako mga kapatid and kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, JHESSIESAMSON. Then add me to my Facebook account and follow me to my TikTok account, January. And so, ingat po always. And subscribe din po kayo sa It's Me, January. And so, dire-diretso lang po, It's Me, January. And sa bagong YouTube channel ko na kung saan pinapakita ko po doon kung sino ako, kung anong talentong meron ako, ang mga paborito kong niluluto na pwede kong i-share sa inyo yung mga ingredients or mga sangkap para mga ano lang yun, tawag doon yung ising sangkap lang. And then, siyempre, mga parang daily vlog ko na rin yun. Kasi here in content ko dito is puro santo po tayo. So, supportahin nyo rin po ako sa bagong YouTube channel ko. Ayan, so, It's Me, January. Ayan, so, ingat po always. Happy Fiesta. Ina ng laging saklolo. Biba, ina ng laging saklolo. A few moments later. Thank you.
Bentong. Ayun nga, at nakita natin kung paano ginayakan ang kapilya ng inanalangin sa Klolo at kung paano idinaos ang kanilang masayang prosesyon na kung saan meron pang mga pandangguhan at mga kabataan na sumasayaw. Ayan, street dancing po ang kanilang ginawa at napakasaya po talaga. Actually, simula po ng 9 days or pasyam ng inanalangin sa Klolo, every night po silang nagpo-prosesyon. Ayan, ganun po ka-active ang mga bata dito po or mga kabataan ng inanalangin sa Klolo dito po sa Barangay Bahay Pare, Sitio Tres, Bucana, Candaba, Pampanga at Tagalugan Region. So ngayon mga kapatid, nandito po sa aking tabi ang isa sa mga replika ng inanalangin sa Klolo. Ayan, so it is made of fiber, siguro nasa 2 feet. Ayan, nasa 2 feet po yung height nito. So naka-ano lang po siya, nakapatong lang po siya. Ayan. Ayan, parang nasa 2 feet na ano, or 1 feet and a half, parang ganun. Ayan. So usually linalagyan po talaga ng belo dito sa pinakaano niya, sa pinakaulo. Minsan nakikita lang natin ito sa mga picture frame. Ayan, so naka-frame po talaga yung pinakaano ng inanalangin sa Klolo. Hindi ko lang siya nasyadong napicturan dito sa Chanyang Chapel kasi nga nung nagsimba ako or nag-visit ako kanina is wala po yung inanalangin sa Klolo sa kanyang pwesto kasi ito ay nasa posisyon na. And nakita din niyo kung nakapunta na kayo sa Baclaran, so picture frame din po siya at sa sumasali sa mga ibang Marian procession and Marian exhibit, naka-frame din po sila. And ito, if tatanungin niyo ako kung saan namin ito nalimos lamang po namin ito sa mga dumadaan sa bahay, yung sa mga nag-iikot sa mga barabarangay. Ayan, so nalimos po namin ito sa murang halaga. Ayan. And usually, if gusto po ninyong makabili ng ganito or makalimos ng imahen ng inanalangin sa Klolo, meron po kaming alam na pwedeng puntahan ninyo para mas mura po ninyong malimos ang inanalangin sa Klolo or imahen ng inanalangin sa Klolo. Meron po dito sa Makabebe, Pampanga and Along San Gabriel, Makabebe, Pampanga, up to the town of Makabebe. Then, meron po tayo sa Kalumpit, San Marcos. Ayan, Barangay San Marcos, Kalumpit, Bulacan. Ayan, gumagawa rin po sila ng mga ganito. It is made of fiber, hindi po siya wood. Solid fiber po siya. Medyo may weight din. Tapos, nandito po siya actually sa pinaka-kwarto namin. Kasama ng Birhen de los Remedios, La Niña Maria, at ng Santo Niño de Abundancia. So, ipapakita ko sa inyo kung saan sila nakalagay. Ayan, so, ito yung actually nandito ako ngayon sa aming bed. And, andun lang po sila. Ayan. Ayan. Kung saan makikita po ninyo dyan is yung ating Virgen de los Remedios, La Niña Maria, and yung ating Santo Niño de Abundancia. Ayan, so, yan po yung pinaka pinaka-altar namin dito sa loob ng kwarto. And usually ito, nandun po siya sa tabi ng Virgen de los Remedios. Ayan. Yung Santo Cristo del Perdón po natin nasa baba kasama po ng La Despedida, de la Paz y Buen Viaje, San Apong de la Merced, Nuestra Señora de la Merced ng Bahay Pare, Nuestra Señora de la Merced ng Muntinlupa.
ayun, at Our Lady of Mount Carmel, yun yung makasama po ng Santo Cristo del Perdón natin o yung crucifix natin. Ayan, so, thank you so much po sa panonood. Ayan, again, follow nyo po ako and subscribe. Like, share, and subscribe po kayo sa aking YouTube channel na bago, which is It's Me, January Lee. Ayan, so, supportahan nyo po ako, mga kapatid. And thank you so much po. Ingat po kayo always, and God bless us all.